Araw mga idol, may kunting tutorial po ako ngayon, pakita ko sa inyo na paano gumawa ng power supply na 12 volts ang labas at gamitan natin ng kapasitor at saka diode. Bago po ako po simulan, sana mag-subscribe na po kayo sa akin bagong channel sa YouTube po mga idol. Huwag niyong kalimutan sulutin ang ring notification po at saka pag-comment lang po at like po. At bago natin simulan, magandang araw po sa inyo. Sana po mas mabuting kalagayan sa kayo ngayon ng araw. Pag gumawa tayo dito mga idol, ito lang dalhin natin sa tindahan. Sample po, pakita natin na bumili po tayo ng diode at saka kapasitor po na ang kanyang rating 3,300 microfarad at 35 volts po. At ito pong transformer na to 220 to siya sa input niya galing kuryente, at ang labas po ay 12 volts po. Itong 0 po mga idol ay negative to siya, ground po. At ito yung 12, ito yung labas na 12 volts po. At simulan natin kung paano natin gawing power supply po ang labas 12 volts po mga idol. Una natin simulan dito, taga yara. Una natin gawin mga idol, dikit natin tong ito yung diode po. Itong sign na puti, negative po ito, sign na puti. At ito yung itim na solid, ito yung positive. Ganyan po ang pag kurma nito mga idol. At sa kabila po, itong yung 12 volts, ito rin ang purma ng ng diode. Positive po yung itim na solid, dito natin ilagay sa 12 volts po na sign. At ito pong dalawang diode dito sa dulo, i-joint lang po natin tong dalawa po mga idol. Ganun lang po ang purma niya. Tapos idikit natin, lagyan natin ng pangdikit na na soldering lead at saka soldering po natin mga idol. Dahil maikli lang po ang yung terminal niya po mga idol, dugtungan lang po natin ang ng wire po para makaabot dito sa sa ground niya. At itong kapasitor na to, itong sign na negative po, itong minus sign, dito natin ilagay sa gitna, yung sa 0 po. Tingnan nyo lang kung paano natin gawin po mga idol. Napakasimple bagay po ito na gawain po. Pwede rin po kayo ang gumawa nito. Bumili lang po kayo ng transformer at saka diode at kapasitor. At ito naman po yung dulo na to, dito natin ilagay sa naka-joint na diode. Lagay natin dito mga idol.
lagyan natin ng pula. Ito yung pula dito to sa ano, positive to mga idol. Ito yung dalawang gitna na to, positive to siya sa ano, sa power supply. Lagyan natin ng wire ng pula at itim. Ito yung itim na wire papunta to sa itong gitna mga idol. Ibig sabihin itong gitna to na negative to siya. At dikit lang po natin. At ito pong nakasign at 220 po mga idol. Ito po yung papuntang kurente po na 220 volts. Saka at ito gawin yung mga idol, sundugi ano yung forma nya, ano, susundo lang kayo. Saka ito yung sign na negative dito siya papunta sa ano, gitna po yung gitna. At ito naman positive ng kapasitor at saka diode. Ito lang po ang forma niya sa ano, sa gilid na gilid po. Ganun lang po kadali mga idol. At testing natin kung function ba siya. Kapansak na po mga idol. At saka seat natin yung tester natin para testing natin kung may laman na ba po. Ito yung pula. Dito to siya pula. Positive to mga idol. Ayun na po mga idol, 18 volts po siya labas niya kasi ang nagpalakas dito ito yung kapasitor. Dahil ang kapasitor parang ano, warehouse yan, parang warehouse ng kuryente dito naka-stack yung kuryente niya. Pag wala ito mga idol, yung diode at kapasitor, ang labas niya ito 12 volts lang po. At ito 18.1 volts po, pwede na nating pang-charge ng battery ng motor, pwede sa pang amplifier at saka bus and treble po, na ang capacity po ay 12 volts at saka 18 volts ang kanyang supply po. Ganun na po dali mga idol. Pwede kayong gumawa nito ng ano, kayo lang at bumili lang po kayo ng ano, diode at saka capacitor. Maraming salamat po mga idol ang ating channel po.